Karambola sa DWIZ. Programang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hugsan, pero pwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin, Joel Laksamana. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya-maya, nandyan na si paring Jonathan de la Cruz. Good morning, par. Good morning. Okay, mapapakinggan, mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app, pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, and heart. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din po ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Afford the Box Channel 25. Available din ang Karambola sa anumang digital TV device o TV receiver. I-scan nyo lang yan, akyat baba. Okay, tapos makikita nyo na yung Aliw Channel 23. Okay, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Wala tayong babatiin ngayon. Wala pa. Kasi katatapos lang nung Valentine's Day. Pero Lent na rin sa Catholic. Kahapon nagsimula yung Ash Wednesday. Okay. Ngayon, pare. Kapadre. Delikado. Delikado? Oo. Nagkakapalitan na naman ng maanghang. Oo, akala ko ba yung ceasefire na? Ceasefire, yung dalawa. Nagkamayan pa nga. Yung dalawa. Yung dalawa. Yung pong House Speaker, Martin Romualdez, Bosing. At saka si Senate President Miguel Subiri. Oh. Ceasefire sila. Ceasefire sila. Nag-selfiehan pa nga eh. Paano si Senator Aimee Marcos? Ayan, hindi nagkakapalitan po ng maanghang. Tungkol dito sa AKAP. Naku. AKAP. Ano ba yung AKAP na yan? Good morning, sir. Morning. Good morning. Ayuda kita. Ayuda kita sa kapos. Ano yung ayuda kita? Muna, ayuda kita sa kapos. Pero AKAP, okay. Sige, ayuda okay. Sa kapos program, okay. AKAP. Ayan, ganun ba yun? Okay. Maganda yung nag-aakap-akap. Ayan, nagtuloy-tuloy pa eh. Kasi, nung hearing, sinita ni Senator Marcos ito. Oo. Sinabi niya, siya nga nag-sponsor ng budget ng DSWD. Hindi niya nakita tong akap. Okay? Sabi niya, ano yan eh? Parang ang pinalalabas niya, singit. Sumagot ng itong mga congressman ngayon. Ang sabi, yan daw AKAP, nasa bicameral conference committee report. At si Aimee mismo, pumirma dyan sa report na yan. Nakalagay daw yung AKAP. Ano ba yan? Ayuda sa kapos. Meron ng bagong ang kita. Meron ng bagong advisory dyan. Ano da? Sinasabi ni Aimee, pumirma nga siya daw pero electronic. Ay, iba ba yung pumirma? Electronic signature. Pero alam mo, signature pare. Ngayon, nauso yan nung Zoom. Kasi siyempre pagkatapos ng pagkatapos ng pirmahan doon sa original activities etc and everything, siguro may mga hinabol or something bago mag-print. So ang hindi gusto ni Aimee. Kasi sabi niya, hindi ko alam to eh. Ang pinalalabas nitong mga congressman, alam mo yan. Kumbaga, nagsisunungaling ka. Alam mo yan kasi nasa bicameral conference report. Yan. The problem with all of these activities is that this particular budget has been signed eh. So, paano pa yan? Too late the hero, ka mo. Oo. Sabi ni Senator Aimee ngayon, hindi naman daw napag-usapan niya sa bicameral conference.
There was never. Eh ngayon tuloy yan na magiging resulta. Si ang sabi po ni Senator Imee, tatawag daw siya ng panibagong investigasyon tungkol dito sa AKAP. Ayan na. I think ganito na lang. The best thing to handle this is to discuss. Well, saan natin gagamitin ito ngayon? That's it eh. Sabi ng ano pare, sabi ng DSWD, yan daw AKAP para sa near poor. Poor, oh, kaya nga. Meron bang poor, near poor, next to the near poor? Oh, above the next to the near. Ang daming kategory. May classification pala yung mahirap. Meron silang, ganun. Meron silang gradation. Yun na lang ang pag-usapan. O sino-sino itong mga ito? Ano ba, hindi ba nagdodoble yung mga ayuda, etc. and everything? Kasi, if you continue working on all of these things, na looking, kung halimbawa nagkaroon ng pagkakamali or something, o hindi talaga napag-usapan yan, edi sitahin na ngayon. Pero, that particular budget has been signed. So, how are you supposed to do it now? Are you going to delete it? No, you cannot delete it eh. Yun ang problem. Ngayon, ang sinasabi ni Marcos, ano ba talaga, gano'ng kadami ba talaga ang DSWD ayuda program? Meron pa po sinasabing AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situations. AICS yan. Meron pang tupad. Yes. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Ano yan? Yung tupad, parang yan yung unemployment scheme. Meron MAIP. Medical assistance to indigent patients. Yes. Well, on paper, this all sound all well and good. AKAP! Merong AKAP. AKAP. Pera pa yung for peace. Iba pa yun. Iba pa. Yun yung alam natin. Diba? Hanggang saan ba tayo magkakaroon ng ayuda? Hindi, from the very start, yun ang issue eh. Yun ang issue eh. Na. Ito ba mga ayuda na ito, how far have they gone in terms of alleviating the situation of the disadvantaged groups as mentioned. Are we getting our bang for its buck? Audit pa yung, tama. Of course, may audit yan. I think the best, dapat thing audit. Is, the best thing to do is to take a look at all of these things and say, why don't we just have two or three more, ano na lang, para hindi na tayo nagkakagulo. Sa dami ng kasi sa dami niyan, baka mamaya nagkapatong-patong. Yeah. Yung mga ganun ang hindi, kasi ito mukhang focus naman sa sa mga ibang goals. Yung tupad para sa paghahanap buhay. Yan yung mga unemployment. Para sa medical assistance. Yes. Diba? Yung mga crisis situation. Eh di lahat na lang kailangan meron. Syempre. Para sa ano? Hindi. Kung meron pansugal ni tatay. Wala na sabing pansugal. Hindi. Diba? Kung meron napakalalaking mga incentives para sa mga conglomerate. Bakit hindi yung mahirap? Bakit hindi yung mga mahirap? Yan yung main point dyan eh. O pag-usapan na lang natin. Kaya nga dapat nang tingnan dyan, ano yung balance eh? And is it working properly? Kaya nga, that is the main point. Yun ang audit. Oo, yan ang titignan natin. Totoo ba nakakatulong? Yan ang titignan natin. Parang yung ginagawa natin sa incentives, nagkaroon ng create, ito bang mga incentives na ibinibigay natin sa mga business people, nakakatulong ba ito? May nangyayari ba? Ganon din yan yung tungkol dyan. Yan daw po mga AKAP, yung ibig sabihin ng near poor, mga minimum wage earners. So, ilang milyong minimum wage earners meron sa Pilipinas. Paano natin pipiliin ngayon yun? Yun ang tanong ngayon sa DSWD. Okay? Ang ibig sabihin po namin ng audit, kung nakakatulong ba yan, mawala sila dun sa sinasabing makaangat sila na hindi na sila mahirap. So, daily existence, subsistence ba? Ang purpose, hindi natin alam. Hindi naman define. Pantawid yan eh. Hindi, bagong-bago nga itong AKAP. Hindi pa na-discuss to ever. Kung hindi lang bin-ring up ni Senator Imee Marcos. I think this is a new program. Siguro on the basis of nakukuha ng DSWD na information or data regarding certain sectors of the disadvantaged group. Since sila yung nakatuto. Ang sabi po ng hepe ng DSWD, si Rex Gatchalian. Rex Gatchalian. Okay. Yan daw yung near poor segment.
Ito yung target nitong AKAP eh. 27 billion pesos yan. No? Eh yung mga minimum wage earners na nahihirapan dahil sa inflation. Yun. Okay. So ito yung may mga hanap buhay. Oh, yes. Meron hanap buhay. Para assistance. Assistance. Oh. Pandagdag, pandagdag. Okay. Kumbaga, pandagdag. Oh. So, ngayon lang kasi ito eh, biglang-bigla eh. So, maghihiring daw si, ano, si Senator Amy Marcos. Kasi, ang hindi niya nagustuhan, pinalalabas na nasinungaling siya. Oh, right. Saka wala daw ito. Doon siya hindi nasayahan. Okay lang yun. Bawat ako, ako yung tumahimik na lang ako eh. Okay lang mga congressman. Okay lang yung mag-hearing. Okay yun. Okay. Para malaman lahat yan. Oh. Isama na po ninyo yung lahat ng ayuda. Para mapag-aralan. Lahat na natin. Pag-aralan na natin. Magka-administrative cost niyan. Merong ayuda sa gasolina. Mm-hmm. Meron. Para sa mga ano, magbabangka, mga Fisher Fox, meron din. Meron yan. Merong iba't iba eh. Kung ano-ano, fertilizer. Lahat. I think we should identify all of this so-called assistance eh. And magkano, ano ba ang total subsidy na binibigay natin? Pag sinumasuman, kasi magkano lang kailangan. Supposed to be targeted itong mga ganito eh. So we'll find specific out. Sectors. Oh, i-expand na ho ninyo, ma'am. Para maging maliwanag. Huwag lang yung tungkol dyan sa AKAP because it will now turn out to be another of those politically motivated. Oo, magkaganing ganun eh. Hindi, sabi kasi nung ano, we're defending. Malayo pa mga politiko. Hindi. Nagbanatan eh. Nagbanatan. Sabi ng mga congressman, alam mo eh. We're defending the speaker. Yeah. And then, we are defending the institution because ang pinagsasabihan nila ngayon, ang House ay mahilig magsingit. Ayan. Yan, yan ang sinasabi. Eh ngayon, sabi ni ng mga congressman, please, Senator Marcos, stop maligning the speaker. Back and forth. Magkakaproblema lang. Eh di ngayon. Hindi matatapos to. Hindi matatapos yan. Eh why don't we just take a look at all of these assistance programs and yan ang ating pag-aaralan para for purposes of the 2025 budget, malaman na yun ang workout. Kasi pinupuntos kasi dito ni ano po, ni Senator Amy Marcos. Babalikan lang natin. Eh yung AKAP na yan, ginagamit para doon sa PI nila sa House. Nawala naman tayong, walang mga clear walang na katibayan. Walang preba yan. Wala. Eh, yun sa kanya, dahil nabigla lang daw siya, bakit bigla nagkaroon ng AKAP? Which at is hindi niya alam. At bigla ngayon, nasabi ng DSWD, ano daw yan? Near poor. That is a very legitimate question. Pero as I said, ang importante dyan, tignan na natin lahat. Okay. Since we are already at this point in time, natitignan natin kung ito ba yung mga nakakabenepisyo ba ito, nakakatulong ba ito, or this is just a waste of government funds. Eh, yun. Okay, once and for all. I have an argument with the classification near poor. Yes, near poor. Sabi nyo nga, minimum wage. Pero, near poor. Kailangan ng, eh, ilang million niya merong nasa minimum wage? Kaya ngayon lang dapat natin tignan. Both ang problema dyan, underground. Paano hindi mga wala kang record na pagbabasihan? Meron yan, LGU, meron yan. Underground? Hindi, yung yung mga near poor. Near poor. Yung mga underground. Ah, hindi. Ang nasa LGU, yung mga 4Ps, inaayuda. Dyan nga, may question pa sa 4Ps eh. Again, this brings into question yung database. So, which means, tignan na natin lahat ito. Para maging once, for purposes of 2025, we will know whether ito bang mga ayuda na ito, whether it is for business or for near poor or whoever, disadvantaged groups, eh nakakatulong ba ito o waste of government funds? Yun lang. Alam naman natin, ang problema ng mga Pilipino ay ang isa dyan po yung number 2, no? Yung trabaho. Yung wages. Wages, trabaho. Ang una, inflation, tapos wages, tapos trabaho. Ganyan, no? Alam mo, parang yung Conrad Panjoel, the reason why I'm quite animated sa mga ganito. Yeah, tama yan. Kasi, ayuda? Hindi, not just the ayuda. The manner by which we are handling our politics. Okay. Tignan mo ang ano, Indonesia. They just elected a new president. Cool. Cool. Chill lang sila. With a dark past, ha?
supposed to be with the dark past, human rights violator, etc., etc. He was the general of COMPAS, the strategic command of Indonesia during the time of President Suharto. He's the former son-in-law of Suharto himself. Okay. Okay. Now they're moving forward. 203 million ang bumoto sa kanila. Mm-hmm. 59% siya. Halos pareho sila ni President BBM. Bongbong. Gaya, no? Tirada sila. May mga nagko-question, etc. and everything, but moving forward sila. Yung momentum paabante. Paano tayo? What's happening to us? Di ba? Yun naman ang ating... Sobrang daming politics. Is that what you're saying? Yes. Okay. Napakaano ng bickering natin. Tama naman yun. Sobrang daming politics. Okay. And who's starting it all? Well, sa daman politics, hindi po, ugali na natin. Eh. Yun ang problema natin. Eh. It's in our culture. Na bangayan, pagdating sa politics, bangayan ang bangayan. Kaya nga, pakiusap natin. Now, the question is the unity program or the vision of unity by the president, is it working? I think this is natural dahil nga, when you put up a unified, you know, a couple together, a unified... multi-party. Multi-party. Natural yan na meron, ayan na, nagkakapagpapaka. Yung sinasabi ko sir sa Indonesia, sa kahit papano, maaga pa lang, binubuo na nila kung ano yung ano. Nag-coalition din sila. Pero, even before the election. Oo. Planchado na yan. Ito ngayon, nabubuwag-buwag na yung mga ilang coalition. Ang ngayon, sumisingit na naman yung mga, ano yun? Yung groups daw. At Catholic Church. Nagsama na sila yung coalition versus charter change. Sino ba yung coalition na yan? Hastily put together coalition din yan just for one ano. Ano ibig sabihin mo na hastily put together? Itama mo yung mga nagmerienda lang. Nagmerienda lang bari. Coalition na sila? Simbahan. Nagmerienda. Silawan. Kaliwa. Legit. Buhay na naman si Ging Deles. Yung mga ganun ba? Yan. Yeah. Well, gusto ko yung may totoong opposition. Well, that's good. At least may opposition na umuusbong. But come out with the program. Hindi yung babanatan nyo yung charter change lang. Charter change. So you come together for charter change. Paano naman kami? Tapos naghahata ka na naman the son of the late dictator. Nagagano. The dark days of... hindi yun eh. May mga dark days na naman. Si King Deles ang number one workout yan. Sa loob-loob. Teka muna, yung constitution na yan, 87 yan, kasama sa dark days yung gumawa niyan, di ba? Papasukan din. Conveniently forgetting. Miss mo yung kakampi niyo si Bernardo Bernegas. Villegas. Ha? Pro-Korean, pare. So, super pro-Korean. Yeah, si RC noon. Ano po yan eh, yan yung Opus Dei. Okay. Ngayon, involved yung simbahan. Moving forward. Diyan sa coalition. Ha? Lumabas na naman daw sila. Launched. May sabihin ng launch. Parang rocket ship yan eh. Umandar. Naku. Nandito na ang coalition. Well, that's good. That with much fanfare. Okay, but I hope you come up. Pero bigyan nyo kami ng alternative. Yes. Hindi naman puro coalition lang. Puro oppose kami sa charter. Okay. And then what? Wala na. For example, if you're talking about that coalition na si Narisa, Dean Deles, and everybody else, that coalition, for purposes of talagang totoo, katotohanan, that coalition failed. Okay. From 1986 to now, where are we? Yun ang problema dyan. That is the coalition. So, that is the reason why nagkaroon nga ng election 2022. Ganito ang nangyari. At that is the reason why there is a clamor and everybody else there na magkaroon ng pagbabago dyan sa Constitution. Well, they may have learned their lessons now. I hope. Lessons from past defeats, yes. From past failures, foibles. Ayan. Medyo ayan na. Pero ang problema... darating na ba mga rally nito, mga problema, tinitingnan ko yung mga statements. Ano? May rally na nung... Ito na. Ang gulo na. Ito na. Yan na nga sinasabi ko. Na kayo mag-rally, please. Ang traffic na nga eh. Kahapon lang. Traffic na eh. Sobra. Tapos kasama pang Catholic Church. Eh di... Ayan, part may of mga, the Catholic may mga ista-istat pa sila. Si Colin. May mga rosaryo. Yung formula nila, noon na kay Erap, noon kay FM. Mukhang gusto nila sa bukid. Yun na naman. May the same formula. Kasi,
Nahihirapan po ang taong bayan. Mm-hmm. Alam natin yan. Pero hindi natin masosolve yan kung tayo ay napakagulo natin. Mm-hmm. Masyado tayong divisive politics. Yeah. Hindi lang divisive, pare. Fragmented na nga. Super. Super. Fragmented politics. Ayun po, merong isang malaking issue. Yung 100 pesos yan. Na minimum wage. Oh, yan. Pumasa na raw sa Senado on second reading. Pag second reading, ang ibig sabihin niyan, papasok na. Good na yan. As good as done. Yung third reading po, eh, ano na basahan lang yun. Basahan lang yun. Yeah, grammar na lang. Mm. Kung medyo mabaho yung grammar. Ayan. Hindi magkano yung mga syntax niya. Typo. Ayan. Yan na lang yung tinitignan dyan. So, good as past na to. Etong problema dyan. Umaangal po ang mga negosyante. Mm. Mahigit na 20 groups ng negosyante ang nagsasabi po, eh, anong gusto nyo mangyari sa amin? So, may mga regional, ano tawag doon, pare? Regional tripartite? Regional tripartite wage board. Wage boards. Okay. Mm. Bukod sa isang region lang daw po, lahat niya region na yan, nagpasa na. Oo, naglabas na. Ng wage increase. Yes. Okay? Ginawa na nila yung pinag-aralan nila yan and everything, nag-wage increase. Ngayon, ipapatong mo yung additional 100 across the board or nationwide, sabi niya. Maraming mahihirapan dyan. Ano ba yung on top of the increases? Yung given top. Given by the... Yes. Wage boards? Yes, on top yan. Yan ang sinasabi nila. Maraming mamatay na negosyo. Lalo na yung mga small and medium scale. Dahil malalaking kumpanya, kaya naman nila yan. I mean, they will shunt it over to another, yung cost na yan, to another aspect ng kanilang operation. Hindi, yung mga malalaking kumpanya, above the minimum na. Oh. Baka nga, including the 100 pesos, lagpas na sila dyan. Mm-hmm. So, hindi sila ina-address nitong bill na to. Ina-address nga. Eh, yung talagang hindi pa lumalagpas sa minimum wage. Hindi nila kaya or something like that. Oh. Whatever. Maaring swapang. Pero hindi mo naman sabihin lahat yan swapang. Ang mangyayari niya, baka mangyayari, manibak pa ng tao yan. Yun na nga. Minimum wage na mataas. Historically, tatanggagan ng trabaho. Yan ang nangyayari. Historically, yan ang nangyayari. Anytime na... Kaya po iniwanan natin yan, legislated wage increase. Dati ganyan tang style. Na pinag-aralan niyan, sinaliksik at lahat. At nakita nila, nakakasama pa. Nakakaloko pa. Anti-employment yan. Yun ang sinasabi ng mga business. Okay. Marami dyan magtatanggal ng tao dahil para makasunod dun sa... Ilan daw po ba ang apektado nitong 100? Sino mga makikinabang? Eh, yung formal sector lang daw. Eh, ilang million lang yun. Ang huling estimate, mga trabahador, In the formal sector, parang 100,000 lang. Karamihan kasi, nandoon sa underground economy. So, isasacrifice mo lahat yan para itong mga minimum na to. Sabi na nga nila, bigyan na lang kasi ng mga additional benefits. Yes, additional benefits package. Hindi ba pwede i-legislate yung additional benefits? Actually, yun ang palagan natin sinasabi. Pwede yan. Instead of minimum wage. Kasi yung minimum wage, mayroong ano yun eh. Mag-uusap na kayo minimum wage, SSS ka na. Madadagdagan mo yan. Pag-ibig. Marami mababawas din. Ang dami mo nang kailangan dagdagan. Hindi nga, baka mag-graduate kapag 100 a day sa isang buwan. Ano yun? Hindi. Yung working days lang. Hindi. 100 pesos a day. 1,200. Hindi. Ano yan? Mga 2,500. Mm-hmm. A month. Eh baka graduate ko na ng tax bracket yan. Sa isang taon, ano yan? 30,000 additional. Gagraduate ka na ng tax bracket. Aba, baka tumaas ang iyong tax payments. Mm. Napag-usapan ba yun? Yan, mga ganun. Baka hindi ka na-exempted sa tax. Mm. Kung ganun, kailangan i-amenda ulit yung train. Parang gumagalaw ang ano, yung... Gagalaw, ang daming gagalaw. Oo, ang daming gagalaw.
Eh kung binigyan nyo na lang ba ng additional na halimbawa health benefits? Health benefits. Oh. Education benefits. Mga ganun. Di siya more creative ano sana, no? Mga solutions. Oo. Oh. No? Isali nyo sa AKAP. Ay, wag naman. Yan, isali nyo sa AKAP. kung hindi nyo pwede isali sa AKAP, every 6 months, nagbabakasyon, pinagbabakasyon nyo yung grupo nyo. Meron kayong team building. Mga ganun eh. Team building. Oo. Oh. Pairing across the board na 100 pesos. Ang hirap nun. Mahirap talaga yan. Kagad ang mga negosyo. Hindi, kung halimbawa ako, restaurant ako, meron akong 10 empleyado. Magkano yan sa isang buwan, pare? 25,000. Ay, nako. Kakayanin mo ba yun? Nabanggit nyo rin, pare, na mahilig kong bagitin yung barkada kong si Bisoy. Oh, yan. Yung may rice dealership may mga tao. Si Bisoy. Nakita ko, kahapon kasi nagpagupit ako. Si Bisoy, ha? Sarado na. Oh. Bakit? Sarado na. Wala na siya bigla. Nag-ano na lang, bumili ng 2 tricycle, tapos binabiyahin niya yung isa, yung kapatid niya isa. Tigil na muna kami sa negosyo, sir, sabi niya. Nasira na siya sa bigas, saka, eto pa, kaya magkakaroon ng... Sa tricycle? Tricycle na. Pampadagdag sa traffic? Hindi, at least may hanap buhay siya. Para sa anak. Kesa naman na, sabi niya, nagbabayad ako ng pwesto, nagbabayad ako ng empleyado, sabi niya. Ang hirap maghanap buhay. And these are the small businesses na sinasabi niyo. 8:31 ng umaga, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Tayo, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, pulang-pula si paring John. Oo. Uy! Parang ngayon ang Valentine's Day sa'yo. Nakalimutan ko kahapon eh. Kasi kahapon, I had to go to the meeting ng Philippine Reclamation Authority. Mm. Kaya ako naka-long sleeve. Okay. Kaya ako naka-long sleeve eh. Nakakaya naman. FTRA ba? Pareho ng Philippine Reclamation. Iba yung Philippine Retirement. Magkaiba yan. Itong Philippine Reclamation Authority, proactive ito. They are moving forward. The retirement authority. Retired. Nag-retire na authority. Kasi yan si Sin Chakar yun eh. Ah. Di ba na, with the Cheney, nagkaroon siya ng problema. She is supposed to be the executive director or GM. Di ba yung sinasabi na she was texting everybody. Pabilisan niyo naman yan tungkol sa budget hearing. Yan ang nangyari. Oh, wala raw po makakapigil. COMELEC man, Supreme Court o Senate sa pirma, sabi ni Noel Oñate. Mm. Yan. So, grabe. Si Attorney Oñate. Hindi siya attorney. Attorney no case yan. Attorney no hindi, case. Ano attorney no case? Attorney no case. Hindi, sabi. Wala raw makakapigil sa pirma. Not the Supreme Court. Not the COMELEC. Dahil, not the Senate. Ano kasi yan? Legitimate. Kaya tuloy-tuloy daw po sila. Silang dalawa ni Attorney. Attorney Abisado. Ni Alex. Iba naman pero sagutin nyo muna yung, bago kayo magtuloy, sagutin nyo yung mga issues na binabato sa inyo ni Amy Marcos. Gito yan. Ganito ang dapat nilang maintindihan. Okay? Talaga naman walang makakapigil sa inyo, pero magiging parang basura yan. Bakit? Kung hindi nire-recognize ng COMELEC, hindi naman nire-recognize ng kung sino, di kayo-kayo lang yan. Diba? Ano naman yan eh? Nagpapapirma kayo ng ano. Para kayo naglalaro ng bahay-bahay. O parang ganon. Nagsauri na nga si Anthony Abad. Hindi raw siya kasama sa pirma. Hindi nga. Hindi, sabi nga niya, separate ako. Huwag niyo ako isasama dyan. Pirma. Sila Oñate lang yan. Sorry. Kumbaga sinasabi niya, yung amin, legitimate advocacy, yung kanila business. Yun ang sitwasyon dyan. At hindi raw po siya pwedeng pilitin na sabihin niya kung saan nang galing yung pera. Kasi protected daw po sila under the privacy law. Yes, we know that. But the public demands to know. Kung ayaw mo sabihin, bababa ang credibility ng pirma. Hindi, magkaiba nga sila eh. Hindi ako kasama dyan sa pirma na yan. Yun ang sinasabi ni Anthony. Yung pirma-pirma, sila yan. Sila. Hindi ako kasama.
Yun ang kanyang sinasabi. Sinasabi. Paano daw ho, hindi raw ho totoo, marami ng gustong bawiin yung kanilang pinirma dahil naloko lang daw sila. Yan ngayon. Pero hindi niya sinasabi to during the hearing. Mm. Sinasabi niya po ngayon to sa media. Mm. Sa media ng kanilang bakbakan ngayon. Pero during the hearing, medyo nababara-bara siya doon eh. Oo. Kaya hindi sila masyadong makapagsalita ng ganito. Yan. Yan ang maganda dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang bangayan. Meantime. Samantalang ang Indonesia, tuloy-tuloy din ang kanilang pag-aayos. Ang foreign direct investments ng Indonesia last year, almost 100 billion. Grabe, no? Pare. Antindi. Mm-hmm. May 14 billion naman si Chalex eh. Mm-hmm. Na hindi pa dumarating. Na-claim pa lang nila. It's the light at the end of the tunnel. Trend pala yun. Trend. Babanggain ka na dyan. Ngayon po, yung Makabayan Block, gusto nila 50,000 a month ang starting pay ng teachers. Okay? Marami ngayon ganyan. Yan, demand. Ay, oh, may yan. Increase. Okay. Ang madali yan eh. Mm. Kami nga rito sa Carambola, gusto namin 30 million a month ang sahod namin. Eh. Madali yan eh. Bakit, na? Hindi wala, bakit 50,000? Bakit 100,000? 100,000? Oh. Total salita lang. Mananaginip ka rin lang. Taas-taasan mo na. Ang issue po rito, kaya ba? Kaya. Hindi natin pinababa ang mga yung teacher. Yung sa Senate, bakit 100 lang? Sabi nila, maski 100, hindi pa rin yan makakapantay dun sa cost of living. Okay? Di bakit 100 lang? Di sagarin mo na na makakapantay dun sa cost of living. Total, proposal lang yan eh. Ngayon, meron pa po. Inuutusan daw ng House and Department of Trade na taasan ang mga pwedeng i-discount na grocery ng senior citizens. Ayan. Mga ganyan na naririnig natin ngayon. Mapipiliin yung grocery items. Hindi. Kasi ngayon, may senior citizens discount. May limit ka. May limit. 65 per week. Oo, dahil na kaya may booklet nga yan eh. Kasha ba yun? Hindi, wala na yan. Hindi na ano yan. Sabi po ng senior, nag-hearing kasi sa House. Ang discounted amount po 20 years ago, 1,300 worth of grocery purchases per week. Senior citizen ka, pag bumili ka ng grocery, you're limited to 1,300 pesos worth of groceries. Yan per lang week, po ang pwede i-discount. Sabi ni ng mga congressman, lalo natin itong si Albay, Congressman Joey Salceda, 20 years ago po yan eh. Ayan, 1,300 na yan. Ngayon lang, mahigit doble na dapat yan. Baka triple na eh. Dapat. Okay? Ang kanyang estimate eh, dapat yung 1,300 noon, 3, now is worth 2,500. Palagay ko, underestimated pa yan. 3,000? Yeah, 3,500. At ang discount sa grocery, 5%. So, ang total na nadi-discount, 65,000. Wow, ang laki. Thank you very much sa discount ng grocery. Alam nga naman yung senior citizen, hindi na mag-grocery. Sa bibili ng ano yan, gatas, kape. Oo. Sa wet market, wala ang ka-discount-discount dyan. Wala. Kahit senior ka. Hindi, ano. Wala. Baka paliguan ka. Maski doon. Ikaw si JPE na 100 years. Ay. Baka paliguan ka doon pag nag- Oo. Na. Pag nanghingi ka pa doon. Masama tingin sa'yo. Masama tayo, timbangin ka doon. Bihin ni Bisoy, nagsara na nga ako. Di-discount mo pa ako. Nagbiya ka. Di ba? Nagsara na nga. Okay. Dapat daw po umabot sa 125 pesos per week ang discount. Maski yun, hindi pa kasya yun. Okay, 5% discount on grocery items. Sa bagay po, yung grocery items kasi, maliit ang margin yan. Tapos malaki kasi yung cost. Handling cost, yung real estate. Ang grocery, real estate, ang pinakamalaki ano nila eh. Pinayayaman nila yung mga may-ari ng mall. Doon sila tinatamaan. Maski anong negosyo po sa mall, ang pinakamalaking cost ng kanila. Mapa-clinic ka.
Eh, yung rental mo. Yung rental. Sa mall. Kaya pag nasa mall ka, tapos ka. Yung mga may-ari ng mall, eh... Matindi. Pasasayan. Okay. Anong gagawin dito kaya? Inuutusan ng House and DTI to increase. And DTI ba, do they have the authority, the power to do that? Kung baka kailanganin ng batas or what? No, there are certain laws that are already in place. Kailangan lang nila ng order. Mag-o-order sila ngayon. Pero can they do it? Or are they supposed to be doing that? Parang wala yata sa sakop ng DTI yan. I mean, yung kakayahan. Possibly, but kakayahan, hindi yata. Tsaka gagawin ba nila yun? Kasi ang malaking problema dyan, hindi yung SRP nga eh. Pero sabi nga ng mga ibang party list, bakit ba 125 lang ang discount? 500 dapat. Why 500 lang? Gawin mo ng 1,000 na. Di ba? Pag pinagtalunan natin yung numero. Dapat may rhyme and reason. Ano yan? Yan. Ganyan ba pwedeng ma-legislate yan in a way? You can legislate, but actually you can have administrative orders. Okay. So yun daw bill, gagawin pa. In the meantime, sinasabihan yung DTI na implement na. Pwede ba yun na wala pang bill, wala pang law? Mahirap ata itong pinagagawa sa Kongreso na... Alam natin, yan papatay-patay ang DTI. Pero hindi naman pwedeng ganyan lang. Utos lang ng Kongreso, gagawin. Gawin nyo lang parang yung... Eh kung umangal yung mga may maari ng groceries. Ang mayayari siguro dyan, pakiusapan na lang muna ng DTI. SRP. Nasus, pakiusap na naman para hindi pwede SRP. Pakiusapan. De, alam mo, ang pinakamagandang gawin dyan... Pakiusapan niya yung pure gold. Yan ang hirap ng buhay. Yan ang pinag-uusapan. Pati nga yung bigas ang ibigay mo sa Valentine's. By the way, sasagot sa iyo ng gaya ng Pure Gold, meron sila yung ano yung membership card. Ayan, meron na nga kami niyan yung discount card. Hindi discount 'yon, points. Points. Ami points. Points 'yon. Ang problema ko sa points. Hindi ka magkaka-points pag hindi ka gumastos. Gagastos ka syempre. Kaya nga may points. Ang payo ko po sa inyo, advice ko sa inyo. Wag kayong... Tuwing maririnig niyo yung save. Save us! 50%. Kailangan bumili ka. Ang ibig sabihin po, no, gumastos ka. Bumili ka po, mas marami. Kabaligtaran yun. Pag sinasabi ng mga nagtitinda... Na save ka. Save, you're not saving. Actually, pinagagastos ka nila. Okay, gumastos ka na 50% discount daw. Hindi savings yun! Kaya sila kaya nila mag-discount. Ibig sabihin, nung umpisa, talagang niyari ka. Tagang-taga. Halimbawa, ang presyo talaga niya, piso. Gagawin nila 10 piso sa simula. Tapos di-discountan ka. Pagkatapos di-discountan ka ng 50%, yan. 5 pesos na lang. Kita pa yun. Sobra-sobra. Ganyan po. Ang taktika dyan sa sales. Okay. Actually, ang pwedeng gawin dyan, pagdating sa mga discount, para hindi ka na masyado nahihirapan, maglagay ka na lang ng range. Range? Ito. At discount na ganito, pwede mong workout. Kausapin mo yung mga sektor. Kasi ang problema ko dito, pare, ang mga solusyon natin, ang mga ayuda. Puro mga stop. Puro ganun Band-aid approach. Yes. Discount sa senior citizen. Ganun. Samantalang ang dapat natin pagtuunan ng pansin ay more production. Yes. Para magmura. More production. More production, more jobs. Jobs, yes. Okay. Kasi po, kung maraming trabaho, ang mga businesses, maunlad ang economy, ang mga business, hindi nyo na kailangan utusan niya magtaas sila na ng wages. Hindi na. Kasi po, yung mga taong yun, naalis kapag hindi mo binigyan ng tamang wage. That's the free market concept. Pag hindi mo sila binigyan ng mga benefits, hindi sila masaya sa'yo, aalis yan. Ayaw mo yun. So, mapipilitan ka ngayon, bigyan sila ng tamang wages. Yan ang mangyayari. Hindi na kailangan itong mga issue to kung masigla ang economy.
So dapat ang ating concentration, paano natin papasiglahin? Yes. Ang economy, production po and everything. Mm. So itong mga stopgap na to, kasi lumabas lang yung survey, ito na, main concern ng Pilipino, inflation. Ito na, meron ng mga kung ano-ano. Ah, ito ang solusyon namin. Sabi ganyan ng Senate. Dali. 100 per day increase. A solution ng House, taasan nyo yung discount ng senior citizen. Parang, ano ba nagawa sa atin? Parang kulang na pag-iisip. Parang kulang? Kulang-kulang yung pag-iisip. Kulang-kulang? Oo. Eh, parang ganun eh. May ibang, sa amin pa rin, Jonah, yung kulang-kulang, iba ibig sabihin yan. Hindi, kulang lang. Kulang-kulang. Kulang yung kanilang... kulang lang. Yung approach, yung, approach. Ah, hindi kulang-kulang. Hindi kulang-kulang. Yung approach. Kasi masama ibig sabihin sa amin ng kulang-kulang. Nagtataka nga ako dito kay Congressman Salceda, magaling ito eh. Bakit niya ng kanyang ano... pinagtutuunan ng pansin. At nag-aaway pa sila sa House. Eh, wala ka bagay-bagay po yan. Di ba nung dati, ang pinag-uusapan na nga, ito, kailan natin dagdagan ang incentives ng mga businesses para lumago, etc. Kailan lang yung mga foreign, ganito. We have to attract foreign investment. Foreign investment. So, yan ang ginagawa ng presidente. Lakad siya ng lakad. Pinibenta niya ang Pilipinas. Napapalo ang pa ni Chalex. Yan. Bakit din nangyayari yun? Tumataas ang bilihin, ang solusyon natin, SRP. Mm-hmm. Patay. Walang mangyayari doon. Production. Mm-hmm. Tumataas ang presyo ng bigas, baboy lahat. Solusyon natin, import. Mm-hmm. Paano yung local production? Pinapatay mo yung mga local farmers. Ngayon sa India, pare, nagagalit ang mga farmers. Mm-hmm. Bakit kami lagi ang inyong... dinidiinan. Pinagdidiskitahan. Hindi na nga kami kumikita. Yan, ako, grabe ang demonstration ho. Ganyan din sa France, ganyan din sa... Kapag may problema kasi yan, dinidiin, ayan, farmers, tira yan. Bayad, kailangan ng tax, farmers, itax natin. Yeah, in the developed countries, hindi nila kayang gawin yan, ha? Japan, yariin mo yung mga agricultural, patay ka na. Lakas ng labi. Lakas ng labi yan. Dito sa atin, hindi. Hindi. Inaapak-apakan lang sila eh. Sino ba unang mga naging who took up arms against the government? Mga farmers. Farmers, oh. Always. Yung sector na yan, talagang kailangan talaga natin. Yun ang alagaan natin. Ngayon, yun ang tignan sana natin kung paano mangyayari. Paano magbumura ang bilihin kung ang programa natin sa farmers, hindi maayos. Yun ang unahin muna, tignan ng... kamukayan land use na yan. Wala na, na-shelve na yan. Yan po talaga, isa sa mga susi sa ating food production. Notwithstanding, si Presidente Bongbong Marcos. Paulit-ulit na eh. Well, unang-unang zona, yun ang kanyang top of yan eh, the list eh. Meron, yung sa agrarian reform communities, I don't know kung ilan na doon ang gumagana, doon sa sinasabi dati na corporatism. Ang ano nila, lahat ng mga agrarian reform beneficiaries para sasamahin, okay, mag-aayos, either cooperative o corporation. Mm. Hindi rin napagawa. Hindi rin natapos na eh. Sayang yun. Mm. Sayang na sayang yung workout. Yung ganyan po. Why? Asabi nila, may oversight committee ang Kongreso. Mm. Ba't hindi nyo yan tignan? Yan, bakit ibang tinitignan nyo? Discount, 100 pesos wage increase. Di ba pwedeng tignan? Ano nangyari hindi dito? Kasi ito pang headline to. Pa. Oo eh. Discount to senior citizen. Pang election. Ha? Mm. Layo pa election ah. Oo nga, pero ngayon pa lang, ang nagkaandahan na lahat. Alam mo ba? Yan pare, talo nila Indonesia, moving forward. Talagang mas halip ang foresight. Ba, mas mabilis tayo. Parang Joel, parang... alam mo ba, many of these headline stories emanates also from a lot of sa baba. Kasi ngayon, nagkakatagisan eh. Okay. Nagkakawork. Dito sa grupuhan na ito, ito na kami, grupo namin to. Pang-election na to. Pang-election na yan. Ito na. Yung mga local-local, meron na rin sila. Ang daming gano'n. Ang daming post. Gumagalaw na rin. Galaw. Ang daming. Maganda gumalaw ngayon. Ang daming ayuda eh. Ayun. Hindi ba? Ayan.
mabalatuhan lang ako ng konting ayuda nitong DSWD, ako mamimili ng tatanggap. LGU ako. Ayun na. Ako si Mayor. Oh. Sabihin ng DSWD, oh, eto. Mayor. Pumili ka, sinong tatanggap nito? Hindi. Ang laking ano na yan. Yan pong ayuda, karaniwan yan, sa pagdating sa distribution weaponized. Nagiging political weapon yan. Yan ang nakita natin sa 4Ps. At hanggang ngayon. Yun pa rin. And yet, gawa tayo ng gawa ng ayuda. Bagong ayuda. Yeah. Kawawa din naman yung mga politiko, pare, pag wala silang ipakitang eto, may ayuda tayo. Gamitin nyo yung pera nyo. Hapon, katatanggap ko lang ng senior citizens ayuda from Pasig. Alam mo, may I congratulate Pasig Mayor Vico Soto. Vico. Napakaayos po. Talaga? Wala pang 2 minutes. Nakuha ko na yung aking. Siyempre, may requirement. Ang requirement lang naman, bring your senior citizen card. At saka Xerox ng senior citizen card. Okay. Gano'ng kahirap ba yun? Hindi naman mahirap yun, di ba? Okay. So pagdating ko ron, tinignan, nandiyan yung pangalan ko, check. Tapos, binigyan ako ng pera. Talaga? Wala ba 2 minutes, pare? Gagawin ko sa parangay. Ganong ka-organize mo. May data sila. Kompleto sila. Yung ba susido? Yes. Data? Kasi kung wala kang data, ipinaubaya mo sa mga bata mo sa baba, tapos. Patay. Meron silang data mainframe. Kaya may listahan. Alam na alam nila kung sino ang mga tao. Importante yun kasi doon nagkakatalo. Eh, bakit itong kapitbahay ko, ganito na nakuha kami, hindi? Sa amin ganyan, sa Reman Bill, pare. If you are in good standing with the Reman Bill, homeowners association. Kung lahat ng LGU, may data, paano yung mga ayuda na yan? Ayan ang problema. Malaking problema. Sinasabi kung sino-sino lang pipiliin ni Mayor. Weaponized. Kaya nagiging weaponized. Okay. Yan ang problema dyan. Okay. Kaya makinig kayo sa ARTA. Sa ARTA? isa pa yan. Para maayos yung inyong... Isa pa yung ARTA'ng press release niya. ARTA na yan eh. Puro press release. Ito, press release din ng MMDA. Hindi daw po totoo na yung no contact apprehension ay ayos na. Ayos na. Kasi yan. May mga kumalat. Yes. Kumalat. Ingat kayo lahat. Ganyan. Tinakot. Tinakot. Meron ng nagpirmahan na raw lahat ng mayor. Na implement na raw po yan, no contact. Hindi yung mga CCTV lang. Makukuha mo na lang yung ticket. Sa email. Okay? At babayaran mo pag renew mo ng rehistro. Patay ka na. Yung sasakyan. Biglang nabibigla ka na lang. Bakit ako malaki? Pagdating daw ng email, i-co-contest mo in 10 days. Yan na sabi ng mga text. Kung wala ka, tapos. 10 ba o 5 ba? Parang 10 days. 10 days, okay. Sabi ng MMDA, hindi daw po totoo yan. Suspendido pa rin ang NCAP. Yan yung no contact apprehension policy. Okay. Dahil po, sinabi ng Supreme Court. Ang Supreme Court nagdesisyon, wag nyo muna ituloy yan. Meron tinatawag na restraining order. Ang Supreme Court, hindi pa po natatanggal yon. Therefore, hindi ko pwedeng kumilos ang MMDA o sino mang mayor. With or without ayuda, yes. Mayor. Wag nyo gamitin yan. Sa ibang bayan po, ganito paliliwanag ko. No? Yung no contact apprehension na yan, yung sa CCTV, ang hirap i-contest. Mahirap talaga. Okay. Yung lang kay parin Joel, ang hirap na nun eh. So, meron silang TV'ng malaki doon, tapos titingnan ka. Oh. Sabi ko, ayos siya, pero hindi nakikita yung enforcer na pinago ako ha. Wala kang lusot doon. Kasi, may mga enforcer, tinitignan nila flow ng traffic. Kahit naka-stop doon, magbubuhin ka. Ino-override nila yung traffic light. Para gaganon din ka. So, paano may i-contest siya kung makikita sa TV, wala yung enforcer? Yan ang problema. Yeah, so, alimbawa, sa Amerika, ganito na lang ang tingin ng mga tao. It's a fundraising for the city or the municipality. Ganun sila. Babayaran na lang. So, sasabihin sa iyo ng judge, kung irereklamo mo sa judge, just pay it.
It's a fundraising for the city. Dumaan ka sa state namin eh, sa city limits namin eh. Ganun na lang po ang tingin dyan. So ganito rin mangyayari dyan. Ang mahalaga rito, malaman natin magkano yung kontrata. Magkano yung kontrata? Baka naman hindi sa city mapupunta. Yan. Kaya nagkaroon ng issue eh. Nagkaroon ng issue dyan. Kasi private-private sila eh. Right. Yeah. Without any ordinance, without anything. Kung sa city po mapupunta, talaga naman lumabag ka sa batas. Dapat buong puso magbayad. Oo, oh, okay. At saka dapat binibigyan ka ng official receipt ng city. Eh kung kay kumpare mapunta. Eh kung ang nagbigay ng resibo sa iyo ay kung sino lang. Oh, eh wala. Wala yun. Ayan. Paano yan? Hindi humalinaw. Hindi kasi transparent yung transaction. Biglang-bigla na lang nag-isip tayo. Yes. Meron ng no contact. Pero ayon sa mga proponents ng no contact apprehension policy na yan, bumaba ang statistics sa violations. Yun na sabi. Natakot ang mga tao. Yun na sabi. Gaya yung bayaw kong si Bani Hermanos, 6 na beses nahuli sa same corner, pare, sa sukat. May natakot. Yun na sabi. Mula nun, napakaingat na nila magmaneho. Yun na sabi. Yun na sabi nila. Patunayan muna nila yan. 9 o'clock ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.